Aralin 19, Bio Note ni Virgilio Almario. Mas kilala bilang Rio Alma sa mundo ng panitikan, si Virgilio S. Almario ay isang premayadong makata at kritiko. Bukod pa sa pagiging natatanging tagasalin, patnugot, guro at tagapamahalang kultural. Lumaki siya sa Kamya San Miguel de Mayumo, Bulacan, kung saan ginugol ang kabataan sa komunidad ng mga magsasaka sa panahon ng pagkilos ng Hukbalahap noong mga 1950. Sa kanyang pagtatapos ng AB Political Science sa Universidad ng Pilipinas noong 1963. Kaagad siyang nagturo sa San Miguel High School na kanyang alma mater. Dito, sa kanyang sinilangang bayan, kanyang inialay ang mga unang taon ng kanyang propesyon bilang guro ng araling panlipunan. Sa tag-init ng taong 1963, unang namukadkad ang kanyang buhay bilang makata. Nakasama niya sina Rogelio Mangahas at Lamberto Antonio nang kumuha ng kursong edukasyon sa University of the East, at sila-sila ang nagpasimulo ng ikalawang matagumpay na kilusang modernista sa panulaang Pilipino. Noong 1967, inilabas ang unang koleksyon niya ng tula, makinasyon at ilang tula. Sinundan ito ng 10 pang koleksyon, kabilang ang bilingual na selected poems, 1968 to 1985. Ang kanyang mga tula ay inilimbag ng UP Press noong 1968 sa 2 tomong koleksyon na may pamagat ng una kong milenyum. Ang unang mga patak ng kanyang panunuring pampanitikan ay inilathala sa Don, ang lingguhang pahayagan ng University of the East. Naging bahagi ang ilan sa mga ito ng koleksyong Ang Makata sa Panahon ng Makina noong 1972, na ngayon ay itinuturing na unang aklat ng kritisismong pampanitikan sa Filipino. Nang lumaon, kanya munang isinantabi ang modernista at formalistang interes para sa gawain politikal at makabayan. Sumapi siya sa kilisang aktivista at sa panahon ng batas militar ay inalis sa kanyang posisyon sa pagtuturo. Ikinasal siya kay Emilina B. Soriano isang hapon ng bagong taon noong 1973. Habang nasa blacklist ng militar, binuhos niya ang oras sa pagsasaliksik sa kasaysayang pampanitikan at tradisyon sa panitikang Pilipino. Ang mga gawain ito ay nagbunga ng isang mapanghawang sanaysay ukol sa nobela at ilan pang mahalagang pag-aaral kabilang ang Taludtod at Talinhaga noong 1965 hanggang 1971. Balagtasismo versus Modernismo noong 1984, kung sino ang kumata kay na Bagong Banta, Osorio, Herrera at iba pa noong 1972, at Panitika ng Rebolusyong 1896 noong 1973. Pinaybay din ng kanyang mga gawa ang mahalagang pag-aaral sa wikang pambansa, at makikita ang ilan sa mga ito sa mga publikasyong Pilipino ng mga Pilipino. 1973 at Tradisyon at Wikang Filipino. 1978, sumulat din siya ng Gabay sa Estilo, ang patnubay sa masinop na pagsulat. 1973 at kasalukuyang tinatapos ang pamamatnugot sa pinakamalaking diksyonaryong monolingual sa Pilipino na sinumulaan noong siya pa ang direktor ng UP Sentro ng Wika taong 1976. Pinagtuunan din niya ng pansin ang pagsasalin at pamamatnugot upang lubos pang mapayaman ang danas pampanitikan sa Pilipino at makapaghain ng pinakamahuhusay na halimbawa ng panitikan sa mga Pilipinong magbabasa at mag-aaral.
na isalin na niya ang pinakamagagaling na makata ng kontemporaryong panahon at makikita ito sa koleksyong makabagong tinig ng siglo 1980. Isinalin din niya ang mga tula ni Nikuhin, Bertolt Brecht, Euripides, and Maxim Gorky. Ang salin ng Nole and Pili, 1979 ni Rizal na kinomisyon ng Philippine Centennial Commission, ang pinakabago niyang proyekto sa pagsasalin at sinasabing pinakamahusay na pagsasalin ng nobela ni Rizal. Ayon kina Senator Blas F. Ople at ng Manila Critic Circle, at di pa rito nagtatapos, nag-edit din siya ng koleksyon ni na Jose Corazon de Jesus, Lope K. Santos, Alfredo Navarro Salanga, Pedro Dandan, mga piling batayang aklat sa ekolohiya at pampanitikang bata, at ilang pang-antolohiya kasama ang walong dekada na makabagong tulang Pilipino. 1981 na nagtatampok ng pinili niyang pinakamuhusay na makata at tula ng 20th siglo. Ang mataas na kalidad ng kanyang mga gawain pampanitikan at isinusulong na pambansang panitikan sa Pilipino ay tiyak namang kinilala ng iba't ibang organisasyon at institusyon, kabilang ang Palangka Awards, dalawang pinakamataas na karangalan sa Cultural Center of the Philippines, ang Makata ng Taon ng Komisyon ng Wikang Pilipino, ang Time for Literature at ang Southeast Asia Right Away. Kinilala rin siya bilang natatanging Bulakenyo sa gawad dangal ng lipi, 1973. Sa Maynila ay binigyang parangal sa gawat patnubay ng sini, 1972. At sa gantimpalang Quezon, 1973. Naman mula sa lungsod ng Quezon. Tinanghal siya bilang isa sa natatanging manulat at artista ng siglo sa CCP Centennial Celebration.